Guys, so to finally muling pinaghahanda ni Coach Aoki Taketo sa next game nila kontra sa koponan ng Mikawa. And before tayo magpatuloy mga kaibigan, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and always hit the notification bell for more guys so to update. Maraming salamat po. Well mga idol, dahil nga po sa magandang performance so far so good na ipinapakita ng ating pambato na si Kai Soto, ay tila mabibigyan ulit ng big break si Kai Soto para sa first 5 lineup dahil kinakailangan at naipakita ni Kai Soto yung magagawa niya bilang isang defender nga po ng Yokohama. Napipigilan niya po kasi yung mga sharpshooter po, no, or yung mga scoring machine ng kalaban kapag ka merong Kai Soto sa loob at may mahabang playing time. Siguro naman napansin nyo, nagre-range na po from 15 to 25 minutes of playing time na si Kai Soto ngayon sa Yokohama. At nakakita naman natin, mas ginagamit na siya dito nga po sa second half ng game. Dahil po yan sa magandang depensa na naipakita ni Kai Soto sa huling mga laban ng Yokohama. Dahil kahit natatalo ang Yokohama, nakakapagpakita naman ng magandang depensa si Kai Soto at yun po ang kinakailangan ngayon ng team nila. At bukod pa po dyan, nakasama po kasi sa Gilas lineup ang ating pambato na si Kai Soto sa nalapit nga po na February window, no, sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Pasok po ang ating pambato na si Kai Soto. Kaya naman hindi nakakapagtaka na ipinapasok lagi sa first 5 lineup etong ating pambato na si Kai Soto. Nagiging bigating team or magiging bigating team etong Yokohama kung makakapagpakita ng magandang highlights ang ating pambato na si Kai Soto. At dahil nga po ine-expect natin na pasok muli sa first 5 lineup ng Yokohama si Kai Soto sa next game nila kontra nga po sa koponang Mikawa. Bukas na po yan, no, alas 6 po ng hapon. So abangan po natin yan. Mas maganda kasi yung maiaambagay ni Kai Soto. Pinaghahanda na po siya ni Coach Aoki Taketo, hindi lamang po sa next game nila, bagkos dito nga po sa gaganapin na FIBA Asia Qualifiers 2025. Mas maganda kasi kapag mabababad ngayon si Kai Soto, at least mas magkakaroon siya ng exposure. Once kasi magsimula na ang Gilas practice nga po natin, si Kai Soto automatically kukuhanin niya ng Gilas at walang magagawa yung co-head coach nila na Yokohama, no. Ang maganda at magagawa nilang ng Yokohama ngayon ay bigyan ng more playing time si Kai Soto para mas mahasa at ma-expose sa laban. Kahil kung hindi nila bibigyan, no, ay talagang masisita po sila ngayon. Well mga idol, tignan nyo mabuti, bukod pa po sa magandang performance ni Kai Soto, napapahanga rin ng iba't ibang mga team na nakakita sa galawan ng ating pambato na si Kai Soto. Ibang iba na po kasi siya ngayon kung ikukumpara natin noon. Mas lumapad ang pangangatawan, mas sanay na makipagbalyahan at makipagsabayan sa mga magagaling na player. Well mga idol, patuloy ko kayong i-update. Please huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for more Kai Soto.